Makikilala ba natin ang ating mga kapamilya at kaibigan na nasa langit na? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga videos. At panoorin ang video hanggang matapos para malinaw na maintindihan ang talakayin sa video na ito. Makikilala ba natin ang ating mga kapamilya at kaibigan na nasa langit na? Ito ang katanungan na sasagutin natin sa video na ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Madalas iniisip natin na ang langit ay isang lugar ng walang hanggang kapayapaan, at lugar na kung saan makakasama natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna sa langit. Kaya nga sa atin, kapag may suma sa kabilang buhay, madalas natin marinig na magkakasama-sama na sila ng mga kamag-anak nila at madalas din na may bilin pa nga, ng pakukumusta sa kanilang mga kamag-anak na nauna na. Makikilala ba natin ang ating kapamilya o kaibigan na nasa langit? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang magiging itsura natin kapag pumunta na tayo sa langit. Tayo ba ay espiritu lang or parang multo? Una, ayon sa Biblia, tayo ay magiging katulad ni Kristo kapag nasa langit na. Ito ang sinasabi sa Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Pangalawa, magkakaroon tayo ng katawan katulad ni Kristo, katawan hindi nabubulok. Ayon sa Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 47, kung ang ating katawan panlupa ay tulad ng katawan ng unang tao na si Adan, ang katawan panlangit naman natin ay matutulad sa nabuhay na mag-uling katawan ni Kristo. Ayon naman sa Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay, ay dapat mapalitan ng katawan hindi nabubulok at hindi namamatay. Pangatlo, tayo ay magkakaroon ng pisikal na katawan tulad ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 2, na tayo ay magiging katulad niya. Si Jesus ay may pisikal na katawan. Pagkatapos niyang mabuhay muli ay nagpakita siya sa kanyang mga disipulo, at ito ang kanyang sinabi sa Lucas Kapitulo 24 Versikulo 39, ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo, ang multo ay walang laman at buto pero ako ay mayroon. Sa nabasa natin mga salita ng Diyos, pinapahiwatig na tayo ay magkakaroon ng katawan tulad ni Kristo, katawan hindi nabubulok at hindi namamatay. Malinaw na sinasabi ng Biblia na tayo ay magiging katulad ni Kristo kapag pumunta na tayo sa langit. Sa makatuwid, tayo ay may pisikal na katawan na katulad ng katawan niya, at hindi espiritu na iniisip ng karamihan. At ang mga itsura natin ay hindi magbabago, katulad kay Kristo na hindi nagbago. Siya ay nakilala pa rin ng mga disipulo at tagasunod niya. Nakilala siya ni Maria, nakasulat sa Juan Kapitulo 20 Versikulo 16, sinabi ni Jesus sa kanya, Maria. Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni. Ang ibig sabihin ay, Guro, ito ay nagpapatunay lang na nakilala ni Maria si Jesus pagkatapos niyang mabuhay muli. Nakilala siya ng kanyang mga disipulo, at pinakita niya ang kanyang kamay na may marka ng pagkapako. At hindi siya tinanong ng mga disipulo kung sino siya. Ayon sa Juan Kapitulo 20 Versikulo 20 hanggang 21, si Jesus ay tumayo sa gitna nila, at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. At sa Juan Kapitulo 21 Versikulo 12, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-almusal na kayo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nang-ahas magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon.
Nagpakita si Jesus sa mga apostol at 500 na tagasunod niya. Ayon sa 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 4 hanggang 7, nagpakita si Jesus sa mga apostol at sa 500 na mananampalataya. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng apostol. Hindi lang ang Panginoon Jesus ang nakilala, meron din halimbawa ng mga taong nakilala, tulad ni Moses at Elias sa Transfiguration, sila ay nakilala nila Pedro, Juan at Santiago. Ayon sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 3 hanggang 4, bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti at narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Isa pang halimbawa ay si Propeta Samuel. Nakilala ni Haring Saul si Propeta Samuel, noong tinawag ito ng mangkukulam sa Endor mula sa mga patay upang kausapin ni Haring Saul, ayon sa 1 Samuel Kapitulo 28 versikulo 8 hanggang 17. Noong namatay ang lalaking sanggol na anak ni Haring David, sinabi niya, "Susunod ako sa kanya sapagkat hindi na siya makababalik sa akin," 2 Samuel Kapitulo 12 versikulo 23. Dito pinapakita na naniniwala si Haring David na makikilala niya ang kanyang anak sa langit, kahit namatay ito noong sanggol pa lamang. Sinasabi din sa Lucas Kapitulo 16 versikulo 19 hanggang 31, nagkakilakilala sa kabilang buhay si Abraham, Lazarus, at ang mayaman na namatay. Walang hanggang kaligayahan na makasama natin muli ang ating mga mahal sa buhay, sa langit, at higit sa lahat. Makakasama natin silang sumamba at magpuri sa Panginoon Jesus, kasama ang ibang pangmananampalataya. Sobrang kasiyahan na hindi maipaliwanag ang makapiling natin ang Panginoon Jesus kasama ang ating mga pamilya, na gawin ang layunin natin sa langit, yun ay ang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos magpakailanman. Doon ay wala ng mga sakit, wala ng kahirapan, wala ng pag-iyak, wala ng kapighatian at doon makakasama natin ang ating Panginoon Jesus magpakailanman. Sa nabasa natin mga salita ng Diyos, I hope na sagot ang tanong na kung makikilala ba natin ang mga mahal natin sa buhay na nasa langit na, kapag tayo naman ang pumunta roon. At kung may katanungan ka, or kung may mga topic na gusto mong talakayin ko, pakisulat lamang sa comment below. God bless you!